Edwin. Dito pa rin sa himpilang kakampinang masa. Bagong DZME 1530 Motorsiklo Eksklusibo. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Kahit kailan, walang iwala, kahit siya, status mo ng pagkasala na aming ikas mo na pagdating sa kasal. Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life. Drink responsibly. Rapido ni Tulfo. Balita, komentaryo at aksyon. Sasa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Searching for ways, love is all the go. So is radio, Russian radio. How will we ever believe you, radio? Thank you, mga kaibigan. Magandang hapon. Kumusta ho ang inyong hapon? Init po paligid natin, ano? It's 2:23 na po ng hapon. Ed Sarto po muna, yung pansamantalang mga kasama sa first part ng programang Rapido ni Tulfo. Kamaya ho ng konti, makasama nyo rin yung may-ari, ano po? Ito tayo muna. Magandang hapon sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, at syempre ang Mega Manila, ang Global Pinoy. Marami pa ba ang nakatutok dito po sa Senate hearing? Aminin ko po, hindi na ako tumutok. Hindi na ako nakinig. May mga binasa na lamang po ako. Marami akong nabasa ngayong araw na ito. I don't know kung ano rin ang nangyari doon po sa briefing na ipinatawag po, special meeting na ipinatawag po ng House Committee on Transportation. Para nga ho dito sa sinasabing wala pang transport crisis sa especially sa Mega Manila. Yan po 'yung sabi ni Mr. Panelo. Yung taong ni minsan ay hindi ho nag-commute yata sa buhay niya. Mr. Panelo, kumusta ka na? You smile away, getting so much closer to me every day. Nakakarating pa naman daw po, mga kaibigan, ang tayo sa ating destinasyon. Naalala ko po, last weekend, I think Saturday, if not Friday, Saturday, yung pong isang kongresista, si Congressman Rufy Biason ng Muntinlupa City,
Siya po'y inanyayahan ng Channel 5 na mag-guest po sa kanilang morning show. Kung di ako nagkakamali, mga around 7:30 or 8 yata yung show na kanyang pupuntahan. Umalis daw po siya sa kanila sa Muntinlupa. I think 6. Eh, malapit na ho yung call time niya. Hindi pa rin ho siya makarating. Traffic pa rin. Ang ginawa po ni Congressman Rupi Biason, bumaba ng kanyang sasakyan. Naghagila po ng angkas. Sumakay po ng motor, nag-angkas hanggang makarating dito po sa may Reliance. Kung saan po nandiriyan yung studio ng Channel 5. Nakarating po siya on time sa tulong po ng angkas. Yan ay mga sinasabing wala pa tayong problema. Wala pang crisis sa mass transport system natin or sa transportation system natin dito po sa Metro Manila. Mga kaibigan, maraming salamat sa mga nanonood po ngayon. Pasensyahan nyo na ako muna ang inyong mga kasama. Pero mamaya ng konti, inyong mga kapiling po, si Mr. Patrick Tulfo. Ano bang pangalan ng mga OJTs natin na naka-duty ngayon? May mga kasama ho tayo rito. Ano? First time ko silang makita rito. Mga anong eskwelahan kayo? Jeremy Purag and Jay Ann Kaya. Mga PUP sa Santa Mesa. Grabe, nadadaan ako dyan sa papasok. Yung kalsada, tinutumbok yung main gate ng PUP. Grabe, napakarami ng napakasikip. Napakasikip na ho nung kalsada dyan. Yung sidewalk po doon, hindi naman nagagamit. Eh. Hindi nyo nagagamit yung sidewalk, ano? Kasi nakita ko nga ron, marami pa rin, ho, mga nakaharang. Yung mga tindahan, puro tindahan, eh. Wala na ngayon? Wala na? Kailan mo huling nakita? Kasi, I think Friday. Pero nung Friday, sumundo ako sa anak ko, doon ako dumaan. Dahil ma-traffic nga sa main road, doon ako dumaan. Nakita ko. Yung mga tao, napakarami, mga estudyante, nasa kalsada naglalakad dahil po yung sidewalk, hindi ho madaanan. Yung riles, naku, nandun pa rin, napakaraming tao pa rin. Kumusta na po kayo mga giliw nating taga-subaybay? Ano ba ang narinig ninyo sa pagdinig? Kasi mukhang humarap si dating PNP chief, ano? Retired PNP chief. Si Purisima. Sa pagdinig po ng Senado. Interesado ba kayong mapakinggan? Pero ba tayong pwedeng kuna ng audio-video niyan? I think meron namang streaming yata yung Senate, ano? Baka interesado yung mga kababayan po natin na mapakinggan kahit bahagi lamang po ng hearing na yan. Ako ho, inaamin ko, hindi na ho ako nag-aksaya ng panahon na makinig pa dyan. Tumutok dyan kasi ala rin naman eh. Marami na akong narinig, sapat na yun eh. Mga kaibigan, break muna tayo dahil alas 2:30 na po ng hapon. Ang oras pong yan ay hatid ng San Miguel Pale Pilsen, ang una mong binuksan, ang una mong minahal, drink responsibly.
Kasama rin siyempre ng programang ito, ang Coco Life Believing in the Filipino. Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life. Drink responsibly. Rapido ni Tulfo. Balita, komentaryo at aksyon. Sasa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Thank you, Engineer Joey. Balik na po tayo, mga kaibigan, sa inyong programa, Rapido ni Tulfo. Gusto ko lang i-congratulate yung kasama natin sa industriya. Nag-start siya as a broadsheet reporter. Ngayon po ay nasa television na, nasa Giant Network. Si Professor Christian Isguera. Si Christian Isguera po, mga kaibigan, ay pinarangalan bilang professor sa journalism professor. Kasama po siya sa 2019 Tito's Brandsma Awards. Or mga awardee po siya, ha, mga kaibigan. Ang 2019 Tito's Brandsma Award, ito po ay pinangalan sa isang martyr journalist. Isang press freedom fighter at educator ng Carmelite Order. So congratulations kay Christian Isguera. Nasa kasama rin natin yan sa labas, ha, nung siya reporter pa. Ang parangal pong ito, mga kaibigan, was instituted in the memory of Blessed Titos Brandsma, isang martyred Dutch Carmelite friar, scholar, and journalist who was imprisoned during the World War II for declaring the freedom of the press. He was beatified by Pope St. John Paul II in 1985 and is recognized as the martyr of press freedom. Ilan sa mga bukod kay Mr. Professor Christian Isguera, awardees din po ang journalist na si Ed Lingao, Leadership in Journalism. Si Belina San Buenaventura Capul, Leadership in Communication and Culture in Arts. Luis Teodoro, Freedom of the Press Award. The late Father James Reuter, SJ Lifetime Achievement Award. At late and former Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez, Leadership in Environment, Communication, and Advocacy. So congratulations sa inyong lahat. Mabuhay kayo, ano? Nakakatuwa na ito pong mga taong ito. Yung ilan dito, like Christian, ay nakasama ho natin. 2:35 ng hapon. So
Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Mamaya ho, may mga ulat tayong tatanggapin mula ho sa labas. Nako, hindi ho magkandamayaw itong si General Albayalde sa pagpapaliwanag. Ano po? Talagang marami siyang paliwanag. Yung kanyang pagkakarelieve daw, ang sinasabi niya ay para magbigay daan sa isang investigasyon, hindi sa involvement niya. Two 36 na po ng hapon at syempre yung mga ulat sa labas, nihintay lang natin yan. Iba nangyayari po sa paligid. Yung pong problema ng mga LGUs, kaugnay po sa compliance nila doon sa utos ng Pangulo, ay hinihintay lang po natin dyan yung magiging final decision na assessment ng Department of Interior and Local Government. Sige po, tuloy-tuloy tayo. Tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Nasa linya natin ang ating Malacanang girl. As I spend my days, Palacio isinisi sa kapabayaan ng mga nagdaang administrasyon ng problema sa mass transportation ngayon sa Metro Manila. Transportation program ng pamahalaan, ibinida. Ayun, ipinasa after 3 years. Ipinasa ho nila. Kaya naman, yung programa nilang modernization, by December daw po, December, by 2020, hindi ko lang malaman kung anong buwan ng next year, ipatutupad na po yung modernization program. Anyway, pakinggan natin ang balitang ito. ME 1530, Radyo Reporter. Ating Malacanang girl, si Julie Baisa. Julie, magandang hapon. Magandang hapon, Sir Ed. Hugas kamay nga ang Malacanang sa lumalalang problema ng mass transportation sa Metro Manila sa kasalukuyan. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ang kabi-kabilang problema sa mass transit system gaya ng LRT at MRT ay bunga ng maraming taong kapabayaan ng mga nagdaang administrasyon. Sa panigumano ng kasalukuyang liderato, maaaring marasolba ang mga problemang ito at ginagawa na ito ng pamunuan ng MRT at LRT. Sa katunayan, ayon kay Panelo, kabilang sa mga solusyong ito ang rehabilitasyon sa MRT3, konstruksyon ng Metro Manila Subway, MRT7, Common Station, LRT1 Cavite Extension, PNR Clark, at iba pang mga proyekto. Kamuna nito'y nangako ang pamahalaan, ginagawa nitong lahat upang makapagbigay ng mabilisan at long-term solutions sa problema ng riding public. Una ng umani ng kabi-kabilang batikos ang pahayag ni Panelo matapos nang sabihing dapat ay bumiyahe ng maaga ang mga commuter kung gustong makarating sa pupuntahan sa itinakdang oras. Ilang netizens din ang humamon sa mga opisyal ng pamahalaan na mag-commute upang maranasan ang hirap ng publiko. Mula sa Malacanang, ako po si Julie Baisa para sa DZM 1530 una sa kanan, ang himpilang may panindigan. Julie? Yes po, sir. Nakakangiti pa ba si Mr. Panelo pag humaharap sa inyo? Nakakangiti, sir? Oo. Opo, sir. Ngiting-ngiti. Nalaga, ha? Proud na proud, ha? Nakakangiti siya kahit kami po ay dumarating ng pawisan dahil siyempre pangunahing apektado yung mga papunta ng Manila area dahil sa LRT2. Hindi ba nagtatanong, bakit parang pawis na pawis ka? Hindi ba nagtatanong ng ganun? Actually, minsan sabi ko nga po, off the mic comment, lumabas ulit yung mga tigyawat ko dahil sa kakastanding ko sa bus. Ang bihira, no? Well, yung mga statement lang kasing ganon, parang wala siyang pakialam sa nangyayari sa ordinaryong mga mamayan. Nakakarating pa naman kayo, eh. Pupulungan niya kami, sir, ang sabi namin, napaka-privilege nung statement kasi alam mo na yung mga opisyal ng pamahalaan, hindi talaga nila nararanasan niya dahil hindi naman sila gumagamit ng public transportation. Pero siguro naman kung magbababa ka ng bintana ng sasakyan or kahit dudungo ka, makikita mo gaano kahaba yung pila, especially sa Manila area, no? Pag pauwi sila siguro, grabe po yung pila nung dumoble halos. And ako, sir, I'm speaking kasi alam ko na nararanasan ko yan everyday. Tumoble talaga yung bilang ng mga sumasakay sa bus. Ako, every morning,
Basta't every morning, sinasabi ko ho dito, 90%, although malapit lang naman yung pinanggagalingan ko, pero kailangan kong magbigay ng dalawang oras at kalahati na palugit para hindi ako malate. Pero most of the time, 90% ng biyahe ko po sa umaga, papunta rito, nakasabit po ako sa jeep. Pag wala ho akong service, nakasabit ho ako sa jeep. Kanina, maswerte ako, hindi ako nakasabit. Pero kahapon, noong Lunes, nakasabit ho ako sa jeep, papunta rito. Kanina, nakaupo ako ng maayos. So, yun yung sinasabi natin, na hindi nila nararanasan yan. Kung talagang gusto sila, kung gusto nilang makita ang totoong sitwasyon, bumaba sila. Ha? Tingnan nila para makapag-isip din sila ng maayos na solusyon. Eh, katulad ni si Secretary Tugade, sinasabi nila, technocrats daw talaga yan, magaling daw talaga yan. But, si Secretary Tugade ba, nabalitaan nating sumakay man lamang sa transport system natin, mass transport system natin? Hindi. Hindi man lang nababalita. Ha? At hindi niya ginagawa. Sir, ang sinasabi, no, yung parang yung totoong lumubog ka sa masa. Kasi minsan po, syempre meron talagang mga sumasakay ng MRT, pero sasakay sila, hindi naman rush hour. Mm-hmm. Or sasakay sila for publicity. Let's say na may kasama kang camera person. Yeah, totoo. Na nakabantay sa'yo, may secure ka. So, hindi ka maitutulak. Hindi ka maiipit sa pintuan ng MRT or ng LRT. Mas maganda pa nga yung ipinakitang example ni Pangulong Duterte. Na siya, pag umuwi ng Davao, ordinaryong pasahero din siya ng eroplano. Hindi siya yung paimportante na kailangan, naka-business class or what, hindi. Ordinaryong ano rin siya. Pero siyempre, presidente yan, binibigyan lagi yan ng ano. At nakatimbre yan. Nakatimbre yan. Pagka babiyahe yan, sasakay yan dyan, nakatimbre yan. Kaya lahat ng kurtesiya, binibigay dyan. Lahat ng pabor, binibigay dyan. Kaya hindi niya rin mararanasan yung sinasabi nating mga tawag dito, yung delayed flight. Baka hindi niya nararanasan na yan. Baka noon nararanasan niya. Pero ngayon hindi na. Hindi niya na nararanasan yan. Anyway, naitanong ko lang dahil gusto ko rin ilagay kasi yung sarili ko sa sitwasyon ni Presidential Spokesman Panelo. Na kung ako siguro nga harap sa inyo, sa media, at tinanong ako, palagay ko, mangingibabaw na yung hiya ko. Mangingibabaw na yung hiya ko. Kasi yung magyabang pa ako na, wala pa namang crisis. Ha? Nakakarating pa naman kayo sa mga destination ninyo. That's... So, sir, ano, walang ganong, parang wala sa kahit ko. Kumbaga, kasi sinasabi ko nga kayo sa mga kanina, exhausting sana, tumitiga ka ng sagot na gusto mo sana ng accountability and responsibility from this admin sana. Mm-hmm. Pero hindi yun yung nakukuha mo. Yeah, well, naiintindihan kita. Naiintindihan kita dahil ikaw ang nagko-cover dyan. Talagang kung ako man ang nasa sitwasyon mo, baka nakapagtanong na ako ng hindi maganda. But anyway, sige, thank you very much, Julie. Ha? Mabuhay ka. Salamat. Mga kaibigan, si Julie Baez ang ating Palace Reporter. 2:44, mga kaibigan, ng hapon. Eto, may flash advisory po tayo. Inuluyan na po ni Manila Mayor, si Yormi Isko Moreno, ito pong Isitan. Yung Isitan Mall, yung kanto po ng Quezon Avenue at Recto. Ipinasaran daw pong tuluyan dahil sa kawalan ng business permit. Maria Josep. Tagal na ho niyan, ha. Kasi yan sa mga pasyalan ko nung nag-aaral ako . Wala daw business permit. Pero ang sabi nung operations manager, meron daw sila. O bakit wala? Bakit pinasara? Dahil sa kawalan ng business permit. Alam nyo kung saan nag-ugat yan? Yung pong yung cellphone, yung mga ninanakaw na cellphone, ni snatch. Ha? Yung iba daw po, dyan dinadala, dyan na ibebenta. Totoo naman yun.
Totoo naman ho yun. Naalala ko nga, yung isang kaibigan ko noon, media po yun. Babae po yun, reporter po ng TV. Maganda. Diyan po sa may, dito, sa may Robinson's Galleria. Nagme-merienda siya la, ng, yan po, yung mga ilang taon na nakaraan, many years ago. Siguro, mga 6-7 years ago. Ang nangyari ho doon, yung kaibigan naming yung kaibigan kong reporter na yon, babae, may kausap daw siya diyan sa Robinson's Galleria. Isang coffee shop diyan. Ngayon, yung cellphone niya, ano ba yung usong cellphone noon na yung bago na, ipinatong niya sa table habang nagko-coffee siya, kausap niya yung mga kasama niya roon. Biglang nawala. Nadampot. Kumbaga yung dumaan, dinampot, hindi niya napansin. Eh, kailangan niyang ano? Kailangan niyang hanapin. Dahil yun daw, isang linggo pa lang kay issue sa kanya ng, ano, ng TV channel kung saan siya nag-work noon. Eh, bago ho yung anong yun, o mga bagong labas dito sa atin, sa Pilipinas, yung unit na hindi ko maalala kung anong unit yun. So, ang ginawa niya ho, mga kaibigan, inano niya sa pulis, na-report niya, tapos yung security hinanap, tingnan, wala nang nakita kasi malinis yung pagkakagawa eh. So, makalipas ang dalawang araw, nagpasya siya na maghanap ng kapalit. Pumunta po siya sa Green Hills. Sa Green Hills, pumunta siya. Ang purpose niya ron, para maghanap ng, bibili siya ng katulad na unit na siyang ipapalit niya. Dahil sa opisina nga po yun, mahal daw yun eh, siya magbabayad siya. So, inisip niya na baka makamura ako kung dito ako bibili ng mga katulad. So, habang naglalakad doon siya, doon sa Green Hills, tinitingnan yung mga display, nakakita ho siya na katulad ng kanyang cellphone. So, tinuro niya, tiningnan niya, inopen niya, tiningnan niya, parang nakita niya yung serial number na parang familiar sa kanya. So, hindi niya sigurado, binalik niya, tiningnan niya, pinabalik niya sa estante, tapos tiningnan niya yung, kasi parang naisulat niya yung serial number nung ano eh, nung cellphone unit na yun eh. Kasi parang part yata yun, or tumawag siya sa opisina nila at pinatanong niya ano yung serial number ng unit ko. So, ibinigay ko sa kanya. Nagkataon na yung nakita niyang naka-display doon, yun yung cellphone niyang nawala. So, ang ginawa niya, bago siya bumalik doon, nagsama na siya ng pulis. Binalikan nila doon. So, itinatanggi, syempre. Pero alam niyo ho ba kung sino yung ano? Alam niyo ho ba kung sino yung may-ari nung ano doon? May-ari nung tindahan na nagbebenta ng mga second-hand cellphone? Pamangkin po ng isang kongresista sa Mindanao. Kapatid nating Muslim. Kaya nung malaman na ganun, itinatanggi pa nung ano na hindi kami nagbebenta ng ganyan. Eto na nga, oh, nandito na nga. Oh. Eto na nga yung serial number. Oh. Eto na nga yung ebidensya na yan ay akin. Nabawi ho yun, sa madaling salita, nabawi yun. Pero, yung pong tindahan na yun, hindi ho naipasara yun. Dahil nga po, ginagamit niyang pangalan yung tiyuhin niya. Na mukhang binaback up pa naman ng tiyuhin niya. Awa ng Diyos, wala na yung kongresista niya. Natalo na. E ganyan din, no, ang parang nangyayari dyan sa, ano, sa Isitang. Marami daw ang nakadisplay dyan na nanggaling sa nakaw. Sa mga ini-snatch, doon binebenta.
ay meron din yatang case doon na parang sa isitan, kaya uminit ng ganyan, nawala rin yung kanyang cellphone. Pagpunta niya doon, naghahanap siya nga, nakita niya, yun din. Ang katwiran daw nung may-ari ng stante, pinagagawa sa amin yan. Hindi namin binili yan. Hindi na lang binalikan. Kung ikaw ba naman magpapagawa, hindi mo babalikan. Eh yun din, eksakto, yun ding unit na yon, yung nakita nung may-ari na nawalan din ng cellphone. Ganyan na ganyan po yung nangyari. Yes, tama ho. 80s pa yan. Isita na yan. Kasi dati ho yan, familiar ho ako kasi taga Maynila po ako eh. Yan ho halos ako talagang nagkaisip. Dati yatang sinirama yan na nasunog. Tapos matagal na nabakante yung lupa na yan. Tapos itinayo nga yun, isitan. Eh natatandaan ko 'yan nung bagong bukas 'yan. Lagi doon ho ako diyan. Marami akong nabili diyan noon. Taga Intramuros kasi ako eh. Alas 2:51 na mga kaibigan ng hapon. Teka, parang may message si Patrika. Yun. Tayo na ho magkakasama. Naramdaman ko na to. Ayos. Sige, mag-message lamang po kayo, no? At yung mga mensahe nyo naman ay aking babasahin yan. Mamaya ho, second part siguro. I-try nating i-divert yung signal natin sa Senate, ano? Tingnan natin kung may maayos pang mga impormasyon tayong nakukuha. Kasi itong si General Albayalde, talagang very passionate pa rin sa kanyang pagpapaliwanag. Acknowledge lamang natin si Miss Cherry Pie. Magandang hapon po, Idol. Siguro referring to Miss Mr. Patrick Tulfo. Magandang hapon po, Cherry Pie. Kung sino man si Miss Cherry Pie. Si Marites Balanza, of course, yan. Suki natin yan. Even sa morning program, nakikinig din dito. Suki din ni Patrick Tulfo. Siya po ay nasa Hong Kong watching now. Salamat po. Lori Abayon, good afternoon, Sir Patrick. Wala po si Mr. Patrick, kaya tayo muna. Ano po? Tayo muna ang magkakasama. Good afternoon, Sir Ed. Thank you, Lori Abayon. Salamat po, ha? Magandang hapon din po, Sir Ed. Sabi ni Marites, si Uncle Rudy de la Cuesta. Magandang hapon po, Sir Ed. Magandang hapon din po. Ito po, nasa Greece to, ha? Athens, Greece. At syempre, si Sherwin Markowi. Magandang hapon sa iyo, Sherwin. Si Madam Ella Mamayson. Ella, mainit na hapon po sa lahat. Yes, literal na mainit dito po sa DCME. Sa Pasig po. Ortigas Center, mainit po yung paligid talaga. Maganda ka pa sa hapon, Ma'am Ella, sabi ni Sherwin Markowi. Good evening, everyone. Good evening pa rin sa iyo, Julius Jau. Hindi pa ba morning? Magandang umaga, ha? Kailangan gisahin hanggang matuyo si Albayalde. Albayalde. I feel our love is only... Ako, naaawa naman ako rito kay Albayalde kasi magre-retiro na eh. Imagine mga kababayan, ha? With or without... Kung mga 25 to 30 years sa serbisyo, meron ho yan. Mga 30 years serbisyo yan. Tapos, buwan na lang o araw na lang ang inihintay. Kasi no, ano ngayon? Oh, isang buwan na lang. Magre-retiro na ho. Ay, bigla pang nakaladkad. Anyway, wala talagang ano, walang baho na naitatago talaga ng tuluyan. Sisingaw at sisingaw yan.
Mainit na hapon, Sherwin Marco Wee. Lunch na tayo, sabi ni Ella Mamayson Ella. Ma, merienda na kami rito. Kasi, 4 minutes, alas 3 na ng hapon. Sabi ni Julius Jow, ako nga Sir Ed, habang nanonood ako, mga heavy traffic dyan, eh, nararamdaman ko na. Dito nga, 5 minutes late sa akin, is a big deal already. Wala masaklap dito sa amin, sir, eh. Bale, mararanasan mo rin yan pag umuwi ka, Mr. Julius Jow. Mararanasan mo rin yan. 80s pa yan, easy tanzarekto, sabi ni Marites. Yes, ma'am. Mr. Elmer Ecleo, sir, mabuhay. Good afternoon. Lokohin nila ang lelang nilang panot. Sa Green Hills din ako, nakabili ng CP noon. Yan. Good morning na pala, Sir Ed. Yan, good morning na nga, sir. Ay, nako. Yan o yung mga mensahe ng ating mga suki. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. 3.5 minutes bago sumapit ang alas 3 po ng hapon. General Lakadin, mga kaibigan, iginigiit niya. Nasangkot sa drug recycling si PNP Chief Albayalde. Sino ito si General Lakadin? Ayan, sinasabi niya ho ha, na itong si General Albayalde, sabi niya ho sa Senate hearing na involved talaga ito sa recycling ng droga. At sinasabi naman ho ni Mayor Benji Magalong, nagsasabi ng totoo si General Lakadin at nagsisinungaling si General Albayalde. Ang bihira, ano? Yan ang masakit eh. Sinong paniniwalaan natin eh? Tayong mga taong ba? Tayong mga mamayan. Tayo ang binabagsakan. Sino nga ba nagsasabi ng totoo? Ang masakit to kasi sa akin dito. Kaya medyo ramdam ko rin yung nangyayaring ito. Marami na ho tayong mga kababayan talaga, ha? Ang namatay. Dahil po sa kampanya kontra sa illegal na droga. Yun hong mga namatay na yan, ha, para ho sa akin, kung talagang sila'y involved, ha, sila'y addict, user, pusher, nanlaban, so be it. Tama lang, nasapitin nila yon. Pero kung marami rin ho mga kababayan, ang nadamay din lang na pagbintangan at iisa ang salita ng pulis, nanlaban. May hawak na baril, 38, puro 38 ang kalibre eh. Ayun o yung masaklap sa atin. Ilan na ba ang naging collateral damage ng campaign against illegal drugs na yan? Ulitin ko ho, mga kaibigan, ha? Ulitin ko ha. 110% na suportado po ng inyong lingkod, Ed Sarto, at ng DCME, ang kumpanya laban sa illegal na droga. Pero kung ganito ho ang kampanya ng gobyerno natin na lumalabas na moro-moro, I feel our love, kawawa ho tayo. Away, so much tayong mga mamamayan, tayong mga nagbabayad ng buwis ay niloloko ng mga hunghang na ito. Ako ho'y may karapatang magsalita dahil nagbabayad din po ako ng buwis. Gaya rin ho ninyo. Lahat ho tayo ay may karapatang magsalita. Kaya mga katwiran, nakasalanan ng nakaraang administrasyon yan? Partly, yes. Pero pagka ikaw na ang nakaupo, nangako ka, nagagawin mo ang lahat para itama ang mga mali sa lipunan, huwag mo nang ipasa sa nakaraan. Ikaw na ang nakaupo eh. Wala ka rin ginawa kung ganun. Party ka rin ng pagkukulang. May pagkukulang ka, may kasalanan ka pa rin. Eksakto alas 3 ng hapon, mga kaibigan. Break muna tayo. Bigyan daan natin ang ating oras-oras balita. Ang oras na ito, eksakto alas 3:01, or rather alas 3 ng hapon, ay hatid pa rin po sa atin ang San Miguel Pale Pilsen, ang una mong binuksan, ang una mong minahal, drink responsibly. At kasama rin natin ang Coco Life, believing in the Filipino. Wala.
Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life, we're big on life. Ganado ako, matapang ako, nalaban ako, ginebra ako. Para sa tapang na tunay, para sa tibay at husay, ginebra, tagay ng ganado sa buhay. Drink responsibly. Narito ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Plus. DZME News Plus. At ngayon sa detalye ng mga balita. Grupo ng indigenous people naglibot sa Europa sa loob ng isang buwan kasama ang ilang opisyal ng gobyerno. Presidential Communications Operations Office iginiit na walang gastos ang pamahalaan sa nasabing foreign trip. Si Radyo Reporter Julie Baisa sa detalye. Babalikan natin si Julie. Samantala, hihingi na ng tulong ang Philippine National Police National Capital Region Police Office o PNP-NCRPO sa counterpart nito sa China para masawata ang mga sex din sa bansa. Ayon kay Major General Guillermo Eliazar, direktor ng NCRPO, gagamitin na nila ang counterpart sa China upang makilala ang mga Chinong nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO na parokyano na mga panandaliang aliw. Matatandaan nitong Lunes lamang ay nilusob ng mga pulis ang ika-apat na sex den sa Metro Manila kung saan sangkot ang mga Chino sa mga illegal na gawain. Balikan muna natin ang balita ni Julie Baisa. Grupo ng indigenous people naglibot sa Europa sa loob ng isang buwan kasama ang ilang opisyal ng gobyerno. Presidential Communications Operations Office o PCOO iginiit na walang gastos ang pamahalaan sa nasabing foreign trip. Si Julie Baisa sa detalye. Nangikot na sa loob ng isang buwan ang ilang indigenous people sa Europe upang itriyatin umano ang mga bansa doon. Naitigil na ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga grupong may kaugnayan sa Communist Party of the Philippines. Mula Setyembre 10 hanggang Oktobre 13 ngayong taon ay binisita ng IPs ang Italy, Switzerland, Belgium, Germany at France. Kaugnay nito sa press briefing sa Malacanang ay diniit ni Communications Undersecretary Loren Badoy na walang dinastos na kabanambayan para sa IPs. Pero inamin naman niyang may expenses ang pamahalaan para sa ilang taga-gobyerno na sumama sa trip, kabilang na nga mismo si Badoy. Hindi naman nagbigay ng halaga ng gasto sa undersecretary. Kasabay nito ay giniit naman ang isa sa mga IT leader ng si Nesper Apas na hindi sila pinilit ng administrasyon upang mag-ikot sa Europa at wala rin silang sustento mula sa pamahalaan. Dalawang taon umano nilang pinaghandaan ang European trip at nagmula sa mga donasyon na umabot sa higit 1,000,000 piso ang ginastos nila sa pagbiyahe. Hangad lamang umano ng grupo na harapin talaga ang mga bansang ito dahil nagagamit ang pangalan ng ITs sa mga grupong nais lamang makakuha ng financial support mula sa mga bansa sa Europa. Mula sa Malacanang, ako po si Julie Baiza para sa DZMT sa 30 Uno sa Kanan, ang hindi lang may paniningigan. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ng aming Facebook page, DZME 1530 kHz. Mula sa DZME News Center 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ako po si Christopher Tirambolo.
Sumayin nyo ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ng susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Plus. DZME 1530. Hindi nagpapahuli sa mga pinakasariwang balita, impormasyon, komentaryo, balitang showbiz, musika at public service dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may panindigan. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 3 sa east ng hapon, Philippine Standard Time. Parating na ang Red Horse. Ganito kalakas, kasarap ang Red Horse Beer. Lakas! Lakas ng tama. Sarap! Sarap! Pero di wasak. Red Horse Extra Strong, the number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life, we're big on life. Ganado ako. Drink responsibly. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rapido ni Tulfo, balita, komentaryo at aksyon. Sasa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Okay, balik na ho tayo mga kaibigan. Na lamang po at Pasko na, no? Bilis ng araw talaga, no? Anyway, nagpapatuloy pa rin po ang Senate inquiry. Gaya ho ng nabanggit natin sa inyo kanina, try nating dalahin ang ating signal dyan po sa Senado para mapakinggan po natin, makinig tayo ng bahagya. Pangang palitan po ng question and answers between Senator Drilon, Franklin Drilon, and PNP Chief General Oscar Albayalde. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang pagpapatuloy na investigasyon po ng Senado dito po sa nag-umpisa sa GCTA, ngayon po ay nasa Ninja Cups na. Balikan po natin, puntaan po natin ang Senado. August 9, 2018, were requested to be moved back to Region 3 because of the cases pending where they will be a witness. Tama po ba yan? Now, is that correct? Yes. Yes, Mr. Chairman. Now, in the case of Mr. Baluyo, he was not mentioned here. Yes, Mr. Chairman. And so why was he included? You're saying there's a letter? Yes, a letter from the lawyer. Lawyer of whom? Mr. Baluyo. Why should he have a lawyer when he's only a witness? Well, ito po yung sinasabi niya na
that they are also that they are assigned in Mindanao since 2016. I'm sorry? That they were assigned in Mindanao since 2016. At ng request ko niya, I hereby reiterate the mandatory provisions of Section 91, Republic Act 9165. Yes. Which prohibits the transfer of members of law enforcement agencies who are witnesses in drug cases to other government offices in other territorial jurisdiction while the case is pending. Okay. Without accepting the validity of this request, it is obvious that the request should be done by the prosecutor because Mr. Baluyo is a witness for the prosecution. And the prosecution's case is controlled by the fiscal. That's why there is, maybe this is proper, but the point is Mr. Baluyo was not among those included in the request. But suddenly because of a letter of his private lawyer, he was benefited and he was moved to Region 3 and then to Tagaytay. Why the special treatment for Mr. Baluyo? It's not a special treatment, Mr. Chairman. No, ano po kasi dito, it is inherent in under RA 9165. Yes, no, Mr. General, Chairman. That prohibition is to facilitate and to make sure that the prosecution would have the witnesses available. Yes. And the one who would prosecute is the fiscal, not any lawyer. The lawyer has no business intervening in a criminal case as a member of the prosecutor unless with the consent of the fiscal. In this particular case, the fiscal only asked for the return of five or so witnesses, excluding Mr. Baluyo. So why suddenly is he benefited? That citation is not for the benefit of Baluyo. That citation of the law is not for the benefit of Baluyo, but for the benefit of the prosecution. But the prosecutor himself did not ask for his presence here. That means, in the view of the prosecutor, he is not a witness needed to prosecute the case. So why is he favored with that transfer? Again, Mr. Chairman, he was not favored. Kasi po yung transfer na ginagawa namin, it goes to everybody. No, it goes to everybody. Doon po lahat na inassign namin sa Mindanao, Mr. Chairman. Marami po kami na-assign sa Mindanao, around 800 of them. But earlier, General Bayan, you said, you know, there was a request. You cited the request. And we are now using that request. The request is not by the court, as you have erroneously pointed out, but it is by the prosecution. And as I would repeat, the fiscal only enumerated five or so policemen transferred. That means the fiscal found their presence necessary, and therefore they had to be moved back. Our point is, we were asking why Mr. Baluyo was included in the transfer when it appears that his testimony is not necessary because he was not included by the request of the fiscal. Yes, Mr. Chairman, there's also a request coming from his lawyer, that's one. His lawyer, excuse me. Yes. His lawyer, Mr. Baluyo, is not a defendant, is not the accused. He is a witness. Why should he... private lawyer be so interested in moving back Mr. Baluyo, when in fact he is not the accused. He is a lawyer of, yes, Mr. Baluyo, but Mr. Baluyo is not the accused. He is only a witness. But the second point, why do we entertain those requests from private individuals? The lawyer in this case, who would have motives other than public welfare? Just let me finish. I allow you to talk. Again, this strengthens our suspicion that
this group is favored. This group is is given preferential treatment. The all the circumstantial evidence point to that. Thank you, Mr. General. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, may we also have a copy of the lawyer's letter? Yes, sir. Can mga specific court cases ba naka-mention dyan? May letter ba kayo ng lawyer, please? Yes, sir. Can you, Paige, can you get a copy and reproduce it? Yes, sir. I have one question, General Abelde. Eh, sa dami-dami ng posisyon, sabi mo, ilalapit siya. Bakit doon sa Tagaytay, may kalayuan? Bakit yung isa sa Rizal? Eh, pwede naman doon sa Bataan, pwede naman doon sa Pampanga, sa Navisia. Bakit doon pa? At saka bakit nakikialam itong mga piskal? You better tell the Secretary of Justice that your prosecuting officer should not be doing this without his permission. Otherwise, they're running circles around the law. Don't you think so, Undersecretary? Your Honor, the request was done because, of course, the prosecutors want to win the cases, and they cannot win the cases without the witnesses attending the court proceedings. So that sometimes they are bound to make these kinds of requests, Your Honor. I did not understand you. Your Honor, in this particular case, the provincial prosecutor, I think it was Assistant State City Prosecutor Ursua, requested for these people not to be transferred, so that they could be available. They could be available to attend. I understand the reason, Your Honor. But here is a provincial prosecutor. Pwedeng kausapin del Pampanga, Mr. Baluyos from Pampanga. Maring may mga kapit siya. Inababalik siya ngayon para malapit-lapit siya dito. And I understand that. Mabuti pa, humanitarian reason na lang. Dito na lang kami kung pwede. Pero ang lumalabas, parang sabi nga ni Prokan, may preferential treatment. Anim lang itong pinahingi dito eh. Yan ang problema. You know, perception is sometimes harsher than reality. I'm sure you know that by now. Yes, sir. Kasi, Mr. Chairman, kung sasabihin nilang sila lang, kasi hindi po lang sila ang tinransfer namin, Mr. Chairman. Hindi lang po sila. No, marami po silang tinransfer namin. As I've been saying, na even without the, even without the request, talaga pong kasi sila, yung kaso nila was already dismissed and they were already penalized. And we don't have anything, any evidence that would warrant for their rotation. Unang-una, sila po ay natagal na sila sa Mindanao. That's more than 2 years, if I'm not mistaken. Kaya po, it's all part na i-rotate din na rin namin yung mga tao. Let me make one thing clear, Mr. Chairman, na hindi lang po sila ang tinransfer namin. Marami po namin talaga naman na tinransfer even without the court order. So if we give these people, no, for a rotation, why not apply to everybody? So, wait, Tagaytay. Tagaytay is practically a very, very wonderful assignment. Mr. Chairman, I have no hand in applying, in the placement of these people, Mr. Chairman. Basta ang sabi po is, anybody who will be transferred out of Mindanao after serving for more than 2 years, they are all under strict monitoring, Mr. Chairman. Is Dante Dizon here? Can you please come forward, Patrolman Dan, SP, Dante Dizon? Yung police? Dalawang Dizon. Dante nga eh. Dante. May Dindo pa. Either one. Tumayo siya dyan kanina eh. Nasa si Dante Dizon. O habang hinihintay natin si Dante, andito ba yung Pideo? Si Abisola, can you come forward, please? Habang hinihintay natin yan para di tayo mag-aksaya ng panahon. You have not been sworn to, right? Not yet. Go ahead. Sorry, man. Sorry. State your name, please. Thank you. State your name. Good afternoon, Mr. Chair, and members of the committee. I am Agent Janice Abiso, previously assigned at BPDEA Regional Office 3, located at City of San Fernando, Pampanga. And where are you assigned now? At the BPDEA SES K-9 units. K-9? Yes, sir. Now, there are statements here that there was coordination made by this raiding team with BPDEA. Yes, Your Honor. Is it true? Yes, sir. They coordinated with you?
Yes, sir. How did they coordinate with you? A certain PO to Roselyn Bacilar, sir, called the hotline of the Regional Office 3. What time? At around 4 p.m., sir. 4 p.m.? Yes, sir. And were you aware that there was a raid going on? Upon checking our email, sir, the details indicated there's the operation, sir. No, operation or raid or whatever you call it, there was an operation? Yes, sir. Were you not invited to go there because there were drugs involved? I don't know, sir. I'm just focusing on the I'm asking you a question, but you don't know. Yes or no, were you invited or not? I don't know, sir. I'm not invited, sir. Huh? You were not invited? Yes, sir. What was the nature of the phone call given to you? Just a pure coordination, sir. Ano coordination? Oy, mag-coordinate kami sa inyo. Ganun lang? Yes, sir. Yun lang sinabi niya, coordination yes, kami sir. Sa inyo? Yes, sir. Is that sufficient in your professional career? Is that really sufficient? Coordination? Di ba yes. Coordination? Oh, dito kami pupunta, dito kayo marap, pag huli namin, andyan na kayo. Yes. Di ba yun ang coordination? Yes, sir. Nagpunta ka ba doon sa raiding, sa lugar ng raid? No, sir. Inimbita ka ba? No, sir. So, tinawagan ka lang? Yes, sir. Pro forma? Yes, sir. Nagre-raid kami, meron kaming operation dito? Yes. Di ba sinabi? Yes, di ka naman nagtanong? No, sir. So, I find that very, very loose in terms of operation. Kung there we have really have to come out and define coordination. Dante, para you can earn your keep naman, what does coordination mean to you with the NBI? Good afternoon, sir. NBI Director, Dante Kakar. Coordination is, pwede naman po tatawag lang, just to inform the... Ano ho? Yung coordination po, pwede lang tatawag. Tawag lang? Tatawag lang po. Kung minsan ako nga, one time tumawag nga ako kay Aaron. Tumawag ako one time. Just to inform him, na yung mga tao ko po ay may operasyon. Yun, hindi ako yun. Pupunta ako dyan, baka magkaroon tayo ng mis-encounter. That's right. That's right, sir. Pero ito, nakalagay sa batas, magko-coordinate sila sa PIDEA, di ba? Dahil, ang drugs, primary duty ng PIDEA, ang drugs. Kaya dapat, pag nakahuli ng drugs, reported ka agad sa PIDEA. Tama ba yan? Yeah. Tama ba yan, Yusek Marco? Under the law, di ba? That is required by the... Pagka may drugs, tawag na kagad sa... O kaya tumatawag sila, may coordination ni sa fiscal. Tapos sasabihin, lalakad kami, may lakad kami, handa ka, dahil dadalhin ka namin dyan. Tama? Yes, Your Honor, before and after. Let the record say that it was Yusek Deo Marco Polo. Alright? Anak ng Diyos ito, Deo. Alright? Now, hindi ka lang taga. Bakit mo ako tinatawagan? Anong dapat sabihin sa'yo? Sinabi lang po ni PO to Bacilar na magko-coordinate sila regarding their operation, sir. Wala sinabi iba? Wala, sir. Bacilar, are you here? Can you collect all these people from the police? Natanong na ako sa kanila eh. Now, yun lang. Yes, sir. What date? On November 29, 2013, Your Honor. At what time? 4 o'clock in the afternoon. 4 o'clock. But are you aware later on that the raid actually occurred in the morning? I don't know, sir. And you never found out anything about it? No, sir. So the coordination was really pro forma, words, hello, I'm here. Okay na, coordination yan. Is that the coordination that is foreseen under the police system, Roger, of the Polcom? I cannot believe that that's coordination. Well, as far as the law is concerned, Your Honor, I think something more than that should have been done. Takes more than that? Yes. Like, we are coordinating with you, telling you know that we are raiding this. We may need you because we're going to have to identify the drugs, and you should be here, or you should be, if nobody is there, we're telling you so you can come as early as possible. Would that be coordination? That should have been a better coordination. Okay. So, dapat, yung sa, wala na si, si Colonel Aquino, General Aquino, nandun sa taas ng, pero I think that should be told, no? In fact, there's a coordination form, right? Yes, sir. And nakalagay dito, National Police Commission, Philippine National Police, Pampanga Police Provincial Office, Provincial Intelligence Branch, coordination form, control number 113-00160, time, 29
6 o'clock, November 2013. Are you familiar with this? Yes, sir. You're familiar with this? Yes, 6 o'clock? Sabi mo 4 o'clock. It's 1600, sir. Ano kalagay dito, 600? Oh, nga alam ko, 1600. Pero ang basa ko, 6 o'clock eh. Sorry, my mistake. Now, Provincial Intelligence Branch, 8 Soft, Pampanga, type of operation, by bus. Right? Now, don't you think, pagkatapos ng nahuli lahat, is 36 kilos a lot of drugs? Pardon, sir? 36 kilos of drugs. Is that a lot of drugs? Yes. Marami ba yan? Yes, sir. San damakmak ba yan? Yes, sir. Malaking huli? In yes. fact, it costs about 180 million, sabi ni General Bayali sa report niya. Yes, sir. And they never came back to you after? They submitted a spot report, sir. Spot report? Yes. Sino nakapirma? Yung sinabit po nila sa amin, walang pirma. It is an e-copy, sir. Walang pirma? Yes, sir. E-copy lang, sir. Electronic copy. Medyo loose ata yung kung ano yan. Joven de Guzman, ikaw ba ito? Joven? Yeah, the vehicle Nissan Urban, is that owned by Pidea or by a personal a person? Is that a private vehicle or a public vehicle? Private. Can you please talk to the microphone? Private po, sir. Sino meron? Sir, service po nun sa Estonon, sir. Service lang po sa Estonon, sir. Di ko po alam, sir, kung kanino nakapangalan, sir. Private person, is that a recovered vehicle from a crime? No, sir. No, sir. Are you sure? Yes, sir. LTO, can you check? Hello? The plate number is URH. -901 UAH ba ito? UAH -901. What about the Hyundai Santa Fe SUV gray private vehicle? Owen De Guzman? Private po yata, sir. Is Pidea in the business of using private vehicle? Binayaran niyo ba yan? Direct niyo ba yan? Ano, I'm sorry, the PNP? Hindi po binayaran niyo, sir. Ano, small put na lang yan? Hindi ho, sir. Naabutan na lang ho namin doon, sir. Sino nga may-ari? Naabutan nyo na lang? Yes, sir. Nung pagka-resume namin doon sa unit, sir. General Magalo, is that kosher? Is that halal? May sasakyan kami rito. Private vehicle. Gagamitin namin sa bypass or raid. Hindi niya alam kung sino may-ari. I shot an arrow into the air. It fell to earth. I know not where. Usually, sir, hindi basta-basta, sir, pwedeng ganun na but lang. But there is a practice na ginagamit sa mga nahuling vehicle sa crime, right? Dati, which sir. Which is illegal. Dati, sir, ganun ang ginagawa. Pero nagkaroon na, sir, ng instruction noon na wag gagamit. Lalo-lalo, sir, panahon ni Senator Lacson, pinagbawal niya, sir, kasi naaabuso. Ang maigpit siya. Talagang dapat gayahin Senator Lacson. Recovered bawal. Tapos sa kalagay nyo, yung Hyundai, gray, for registration. Private ba yan? Private rin. Sino may dala? Sino nagmamanayo? Ikaw? No, sir. Sino? Hindi ko po matandaan, sir, kung sino nag-drive po nun, sir. Hindi ko tinatanong ko. Tinatanong ko, sino nag-drive ng dalawang vehicle na yan? Kasama nyo? Yes, sir. Yes, sir. Private. Service ba? Ano ba yung service? May service, may private. Ano yung sabihin ng service sa'yo? Sir, yung service na yun, sir, na naabutan po namin dun sa pagka-resume namin sa Pampanga Intelligence Project. Matagal na doon? Yes, sir. Naabutan nyo na lang. Good grief. Umaandar pa ba yun kasi yan? Hindi na rin po namin alam, sir, kung... Anyway. Kasi kung private yan, siyempre, papahirap siya na may-ari pag nagbari lang, di ba? Bahit pang gobyerno, di ba? Bawal yan, di ba? Now, sino ba provincial? Andiyan yung provincial commander eh? Yung babae, sino yan? Si... The better fire to ito. Mas maganda pa kay Bong. Ha? Better.
Sibuang ang the bitter part. No? Have you taken your oath? Okay. Tanong ko sa'yo, andyan pa ba yung kotse niya? Wala na po, sir. O, nasa sila punta? Yes, patay na rin. Wala na po doon, sir. Inabot ni Nadri Guzman, ikaw hindi mo na inabot. Inabot mo ba yan? Wala po, sir, doon yung sasakyan na sinasabi po. Ikaw ang pumalit kay Major Baloyo. No, sir. I just assume as a provincial director last month. Kaibigan, mag-break muna tayo dahil 3:31 na po ng hapon. Ang inyo pong napapakinggan ay ang actual hearing sa Senado po, ang Blue Ribbon and Justice Committee, kaugnay po rito sa mga ninja cops. Ang mga tinatanong na po rito ay mga ordinaryong pulis na nakasama po, PIDEA, pulis, nakasama po doon sa raid noong pong November 29, 2013. At mukhang talagang sa coordination pa lamang, mukhang may mga pagkukulang na ho, ano? Hindi talaga nasusunod ang batas. Anyway, oras po natin. Alas 3:31 na po ng hapon at ang oras na ito ay hatid na po sa atin ng Red Horse, lakas ng tama pero hindi wasak, drink responsibly. At syempre ang Coco Life, Coco Life believing in the Filipino. Parating na ang Red Horse. Stick. Ganito kalakas, kasarap ang Red Horse beer. Lakas! Lakas ng tama. Sarap! Pero di wasak. Red Horse Extra Strong, the number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life, we're big on life. Ganado ako! Drink responsibly. Rapido ni Tulfo. Balita, komentaryo at aksyon. Sa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Thank you, we're back mga kaibigan. Alas 3:33 na po ng hapon. Pasadahan lamang natin ang ilang mga balita. Gaya ho ng nababanggit ko kaninang umaga na nagpatawag nga po ng special meeting ang House Committee on Transportation para alamin ang nangyaring sunog nga po sa LRT at yung mga paghahanda nila kaugnay nga po dito sa mga aberya na nangyayari sa mga mass transport system natin. Nagre-resulta nga po sa Carmageddon. Ay kanina ho ay inusisa ng mga kongresista ang nangyaring sunog sa LRT2 na naging dahilan para masuspindi ang operasyon po ng LRT2 sa pagitan noon ng Anonas-Santolan segment. Humarap po sa meeting kanina na pinatawag na emergency meeting ng House Committee on Transportation ng mga official po ng Department of Transportation at ng Light Rail Transit Authority. Gayunman sa hearing ng komite, sinabi po ni LRTA spokesman Hernando Cabrera na hindi pa sila pwedeng magbigay ng buong detalye sa insidente dahil sa nagpapatuloy pang investigasyon. Hindi pa rin umano sila makapasok sa lugar na nasunog dahil nasa jurisdiction ito ng Bureau of Fire Protection. Ayon naman po kay LRTA Engineering Department, dalawa ang tinitingnan nilang sanhi ng sunog. Ito po yung circuit failure at kidlat.
bagay na kinwestiyon naman ni Congressman Rupi Biason dahil hindi naman daw umuulan ng mga panahon na yon nang maganda po ang sunog. Kinaya rin ni LRTA Project Engineer Federico Canard Jr. na matatagalan nga ang pagkukumpuni sa LRT2 dahil malaki ang pinsala sa rectifier. Hinimok naman po ni Congressman Edgar Sarmiento na siya pong chairman ng komite, si DILG Undersecretary Ipemaco Densing na isama na sa pag-iimbestiga ang LRTA. Ito'y para matapos ipunto ni Biason na baka kapos ang Bureau of Fire Protection sa technical knowledge sa railways na kailangan sa investigasyon. May mga ilan pong mga nangyaring katanungan doon at pero iba na ho yung mga paliwanag nila. Yung arson, wala daw yon, hindi daw totoo yon. Wala na ho yon sa anggulong tinitingnan nila. At sa issue naman po ng African Swine Fever, ito, patuloy po sa pangalampag si ACCIS Representative Ninia Taduran, partikular sa Department of Agriculture, na maglatag na po ito ng mahigpit na mga panuntunan o hakbangin para mapigilan na nga po ang pagkalat ng African Swine Fever o itong ASF, kasi dumarami na ho talaga. Ayon po kay Taduran, kailangan ng maprotektahan ang 200 billion peso hog industry sa Pilipinas, kaya't kailangan ng gawin ang lahat ng aksyon laban o para malabanan ang ASF. Marami umanong mga hog raisers ang nagtatago at hindi nagsasabi kung ilan ang mga alagang baboy na tinamaan ng ASF o kahit na po yung wala pang ASF ay nakapaloob naman po doon sa 1 kilometer radius. Maliban dyan, may mga reports din na ilang mga lugar na hindi tamang o lugar na hindi tamang pagpatay at paglilibing sa mga baboy na nagpositibo na po sa ASF. Pinayuhan din ni Kongresuman Taduran ang publiko na maging vigilante at iwasan na humingi ng karne iwasan na bumili ng karne ng baboy nang walang clearance mula po sa National Meat Inspection Service. Sa totoo lang po, ayon po sa Department of Agriculture, hindi ho masama sa tao. Ano po? Yung pagkain po ng karneng baboy. Kahit na nga po may issue tayo ng ASF. Ang iniiwasan lang ho rito ay yung mas kumalat pa ito. At syempre, pagka tinamaan na ng ASF, ay hindi na ho pinapayo na ibenta pa ito. Ha? Kaya yung iba naman ho, na nagbebenta kahit maayos daw po yung baboy pero wala namang permit, ay kinukumpiska pa rin po yon. Hindi dapat nangyayari yon. Ang totoo nga po niyan, isang kongresista kanina, ang nagpabudel po sa kamera. Nagdala po ng lechong baboy, isang buong lechong baboy si Congressman Rodante Marcoleta. At doon po ay pinakita na ligtas kainin, siya mismo ay kumain ng lechong baboy. Ang punto niya naman doon, mas dapat daw hong pagtuunan ng pansin ng gobyerno dahil mukhang napofocus ng gusto dito po sa ASF. Ang gobyerno, pero ang hindi napapansin ay yung pong mga biglang pagdami ng mga Pilipino na nagkakasakit. Sa totoo po, mga kababayan, dito po sa Mega Manila, lahat ng hospital ay punuan, pribado at government. Kaya ho kanina ay umapila si House Deputy Speaker at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa gobyerno na tugunan ang pangangailangang medikal ng mamayan sa halip na pagtuunan ng pansin ang banta po ng African Swine Fever. Ayon po kay Congressman Marcoleta, bagamat mahalaga ang isyo ng ASF, higit na nakababahala po ay ang paglobo ng mga occupancy rate sa mga paggamutan dahil sa kakulangan ng pasilidad at mga medical facilities. At bukod sa medical facilities, ay yung pagdami rin ho ng iba't ibang sakit na kumakalat ngayon.
Sa katunayan, sa Metro Manila, ayon po kay Congressman Marcoleta, Metro Manila pa lamang, tumaas na ang occupancy rate ng 236%. Habang sa mga government hospitals, gaya po ng San Lorenzo Ruiz Women's Hospital, ay 450% ang itinaas ng occupancy rate. Sa Basilan General Hospital sa Mindanao, 400% naman ang itinaas doon, habang 300% sa Hospital ng Palawan. Ipinunto po ng mambabatas na mas dumarami pa ang mga mahihirap na kumakatok ngayon sa kanilang pintuan para humingi po ng tulong sa pagpapagamot. Dahil dyan, ay iminungkahin itong ibalik ang tinapyas na pondo ng Department of Health para po sa 2020 budget na may kabuuan lamang na 88 billion pesos sa ilalim ng General Appropriations Bill. Isinusulong o kanya umanong ilalaban sa gagawing bicameral conference committee hearing na ibalik ang 10.6 billion peso sa pagpapatayo ng mga karagdagang pasilidad upang hindi na pumila ng mahaba mga kababayan natin. At para patunayan na nga po na ligtas yan, ay yun, yung naikwento ko na sa inyo. Nagdala siya ng lechon. Kumain. 3:41 po ang ating oras. Yung mga nagme-message naman sa atin, ha? Sabi ni Julius Jao, dapat siguro may polygraph na na nakakabit sa kanila habang ongoing ang hearing sa Senado. Okay yan, drug war ng gobyerno. Pero may mga bad apples sa kapulisan pa rin. Ayun ang masaklap. Yun ang masaklap na sinasabi ko, Mr. Julius Jao. Na paglalalangan tayo. Sabi naman ni Marites Balanza, correct sir, kung mali ang ginagawa ng nakaraan, dapat ituwid ng kasalukuyan para maging maganda ang future ng bansa. Ay, nangyayari nga kasi dito sa amin, ma'am, dito sa ating bansa, turuan. Diba, nung nakaraang administrasyon, si Boy Turo, yung dating Pangulo, si Boy Turo. Ngayon, eto, ganun din. Turo-turo din. Miss Elsa Reynares, magandang umaga po. At Sir Ed Sarto, good afternoon po, sabi niya. Salamat, Ma'am Elsa. Si Ella Mamayson, Ella, Merry Christmas to all! Yan ang maganda. Merry Christmas to Ma'am Ella Mamayson, Ella. Uy, malapit na ha, 76 days before Christmas. Napakabilis oh, saglit lang yan ha. Yung 76 days ay, nako, mabilis na mabilis po yan. Si Elsa Reynares, bumabati rin kay Angel Balagtas. My brother is watching with us. Thank you very much po. At thank you, Mr. Angel Balagtas. Rita Martinez, hello po, Sir Ed. Salamat po. Nalaman ko yan sa mga message na natatanggap natin. Dito po sa programang Rapido ni Tulfo ni Mr. Patrick. Na ngayon po ay hindi nyo nakasama. Although ang sabi ko sa inyo kanina, makakapiling nyo rin siya. Ano po? Pero nag-message po na hindi na raw siya makakarating. So bukas na daw siya. Tuloy-tuloy pa rin tayo. 16 more minutes bago sumapit ang alas 4 po ng hapon. Parino kanina sa nag-transpire kanina sa pagdinig po ng special meeting ng special ng Committee on Transportation ay kinalimutan na po ng pamunuan ng Light Rail Transit Authority ang anggulong arson sa pagkakasunog po ng kanilang rectifier sa Anona Station. Sa pagdinig nga po ng committee, sinabi po ni LRTA spokesman Attorney Hernando Cabrera, equipment failure at kidlat ang kanilang tinitingnang dahilan ng sunog. Oh, kidlat ha? Pero, yun nga po, pinuna ito ni Congressman Biason sa pagsasabing wala ng ulan nang mangyari po ang insidente. Paliwanag naman ni Cabrera, hindi nila makalikot ng husto ang lugar kung saan naganap po ang sunog dahil sa ito po ay under jurisdiction ngayon ng Bureau of Fire Protection.
kapag nalaman umano nila na ang mismong pyesa na nasira ay maaaring mapabilis na ang pagbabalik ng normal na operasyon ng LRT2. Dahil sa 189 na items na kailangan, 11 lamang ang wala sa kanila habang 5 lamang ang nagalaw sa loob ng 5 taon. Kung wala naman silang kailangang pyesa, ay saka pa lamang sila nag-o-order. Ayun, yun, wala silang stock. Pero sabi nga ho, kung o-order daw tayo talaga nung ganyan, isang buong rectifier, eh mga 7 to 8 months daw po ang itatagal niyan. Hindi daw ganun kadali yun. Ay dito, meron naman daw ho, ano, a total of 189 items, so mga parts, ha, ang kailangan. May 11 po na hindi naman daw nila nagalaw. Ibig sabihin, may reserba sila. So kung mangyayari daw po yun, ay baka mapabilis ang pagbabalik sa normal sa operasyon kapag nalaman nila kung anong pyesa ang napinsala. At yun po ay mabibili na kaagad nila or ma-acquire na nila ng mabilis. So bilis-bilisan din po ng Bureau of Fire Protection, ano? Ang tanong lang, sabi nga ni Congressman Biason, equipped ba ang Bureau of Fire Protection sa ganitong sitwasyon or sa ganitong klaseng investigasyon? Naalala natin, ito pong ano, ito pong Star City. Ayan, nagalit na po ang pamunuan po ng Star City, lalo na po yung Manila Broadcasting Corporation. Mukhang ididimanda na nila yung Bureau of Fire sa Pasay. Nagsabi nga po na arson or sinadya yung sunog na nangyari dyan sa Star City kung saan po inadamay ang himpilan ng DCRH. May mga nawala pa raw, may mga pera pa daw na nawala. Nako, talaga naman. Thank you din sa iyo, Miss Elsa Reynares. Salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang ito. At sa lahat ng mga programa dito po sa DCME. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. 3:38 na po ng hapon. Mag-break muna tayo, ha? Ang oras pong ito ay hatid pa rin sa atin ng San Miguel, o rather ng Red Horse, lakas ng tama pero hindi wasak. Drink responsibly. Kasama rin ang Coco Life, believing in the Filipino. Parating na ang Red Horse. Stick. Ganito kalakas, kasarap ang Red Horse beer. Lakas ng tama. Sarap! Pero di wasak. Red Horse extra strong. The number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life, we're big on life. Ganado ako. Drink responsibly. Rapido ni Tulfo. Balita, komentaryo at aksyon. Sasa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo.
kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Balik na ho tayo, 10 minuto bago magalas 4 ng hapon. Oy, lahat to ng mga nakaupo ngayon, ano, yung nanalo po noong last May midterm elections, ay nakaisang daang araw na ho kahapon. Ha, yung kanilang first 100 days, ay kahapon ho. Kaya yung iba ho ay nagsagawa ho ng citywide address. Sa kamera naman ho, mukhang maganda-ganda yung first 100 days nila dahil sa survey po ng Pulse Asia, si Speaker Alan Cayetano ay nakakuha po ng magandang ratings. 64% yung kanyang approval, habang 62% naman yung kanyang trust rating. First time po yan sa kamera in many years na ganyan ho kataas ang approval and trust ratings. Usually, mabababa po, ano? Yung mga LGUs kaya, ano kaya yung mga naging performance nila? Dito ho, may isang kongresista na nagbigay ho ng kanilang press release, ano? Hindi ko ho kilala ito. Hindi ko pa ho nakaharap ito, ha? Representative Jake Villa, Lone District ng Sikihor, ha? Ito po'y kaugnay daw dito sa kanyang accomplishment in first 100 days. Wow, talaga ha? Tourism, power, and water. Basahin ko nga lang ha? Sikihor Lone District Representative Jake Villa said that he will continue to work for the benefit and welfare of the fellow Sikihodnons as he detailed his accomplishment during his first 100 days in office. I have made the concern and desires of my fellow Sikihodnons known not only to Congress but to national government agencies as we look for the ways and solution to make their lives progressive and comfortable. He filed bills and resolution of national importance to address concerns regarding tourism, infrastructure, and safety, as well as reclassification of the income status of local government units. We recognize the importance of tourism to drive our nation's economy, as well as a source of livelihood and other opportunities in the countryside. The lawmakers also assured his constituent that the national government programs, projects, and services will not be hampered by budget delays. We have passed the national government's annual budget before Congress took a legislative break. He also added that locally, Sikihor, tourist, power, and water concerns were prioritized as the island is now in the tourism and investment map. We continue to build on the 48% increase in tourist arrivals in 2018 by making sure the tourists and residents have reliable and steady supply of electricity. We convene and held dialogues with various energy sector representatives to find solution to the island's power woes. Express also, the congressman expressed also that the additional 3 megawatts of electricity to be commissioned later this year would ease the rotation or rotational brownouts besetting the island. He also added that the island's water resources are now also being studied. We have partnered with Cebu-based University to study Sikihor's water resources, and we expect to have the results soon so we can craft programs and projects from their recommendations. Sabi, ano? Problema sa tubig, problema sa kuryente. So, paano tayo makahikayat ng mga turista niyan? Eh, basic po yan. Basic needs po yan ng isang lugar na binibenta natin sa mga turista. Pagka walang kuryente or kulang na supply ng kuryente, may manangyayari mga rotational brownouts. Apektado ho ang lahat yan. Yung hotel, syempre, aasa yan sa generator. Yung mga pagkain,
paano natin may imbak yung mga pagkain. As we spend all day searching for ways, idagdag pa natin ang tubig. So, basic necessity, basic needs po yan. Kaya nga ho, yung liderato po ni Speaker Alan Cayetano, ay sinasabi niya na lagi nating sinasabi, na maging sa saligang batas, nakasaad po na dapat yung 100% electrification sa buong bansa. Eh, hindi naman daw totoo yun. Hindi naman daw nangyayari. Kaya ho, kabilang ho sa mga binigyan nila ng additional funds doon po sa realignment na ginawa nila or institutional amendments na ginawa nila sa proposed 2020 budget, ay bigyan po ng pondo ang rural electrification. Kasi meron pa hong natitira. May mga lugar pa ho sa Pilipinas na kulang pa ho, wala pa hong daloy ng kuryente. Hindi pa na iilawan. Ayan ho ang gusto nilang gawin. Anyway, napakabilis po ng ating oras. 3:15 na lamang at 4:00 na ho ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa ho sa Senado. Hearing po doon. I don't know kung may mga kasunod pa ito. Pero itong si Senator Dick Gordon ay alam naman natin, ha? Pagka may nakukuha pa ito. Pagka may nakukuha pa itong mga bagong impormasyon at mukhang marami raw po, ha? Marami rin, sabi rin ni Senate President Tito Soto, marami daw ho ang mga nagpapaabot ng mensahe sa kanila na gusto nilang mag-testigo. Alam na tayo. Maraming salamat po mga kaibigan sa lahat ng ating manakagapay sa hapon pong ito. Pasensya na tayo, ano? At tayo po ang nagkasama. Hindi na ho nakabalik si or hindi na nakarating ang inyong idol na si Mr. Patrick Tulfo. Maraming salamat sa lahat ng mga nakababayan po natin nasa Pilipinas man o nasa abroad. Na ngayon po ikasama natin sa ating programa mula pa kaninang alas 2 po ng hapon. Abangan po ang kalipunan ng mga balita sa ating DCME 1530 Balita sa Hapon. Pangalan po ng ating mga kasama, Engineer Joey Nunag, Mr. Emil Basco at si John B. Sabat. Ang ating mga OJTs from PUP, Jeremy Purog, J.N. Kaya, at Estella Bugarin. At syempre sa newsroom natin, Andrian, ang ating news director, Ms. Jamie Quinto, si Camille Lee, at si Christopher Tirambolo. Ako naman po ang inyong nakasama, Ed Sarto. Maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan po ang mga balita. Makaraan lamang po ang ilang mga paalala. Oras po natin, mga kaibigan, alas 3:59 po ng hapon. At ang oras na ito ay hatid po sa atin ng Red Horse, lakas ng tama pero hindi wasak, drink responsibly, at ng Coco Life, believing in the Filipino. Kalalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Parating na ang Red Horse. Astig, 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 astig.